Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumairin. Katatapos lamang po natin ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Tayo po'y lumalapit, tayo po'y naninikluhod, tayo po'y nakikiusap, tayo po'y nagmamakaawa sa Kanya upang ang pinakamalalim nating kahilingan, ang hinihingi natin mula sa kaibuturan na ng ating puso, Kanyang paboran, ang ating puso na hindi karapat-dapat at makasalanan din, ay iniuugnay, pinagkakaisa natin sa Kanyang kamahal-mahalang puso. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, gawin mong kayo'y kami ay mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kami naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga, hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan, at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha, pati tulyapis ng trigo, ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sa araw na yaon, lulubog sa katanghalian ang araw at magdidilim sa buong maghapon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang inyong kapistahay, gagawin kong araw ng pamimighati. At ang masasayang awitin ninyo'y magiging panangisan. Pipilitin ko kayong magtalukbong ng magaspang na sako at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo.
matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na yaoy magiging mapait hanggang sa huling sandali. Darating din ang araw na paiiralin ko sa lupain ang tagutom. Magugutom sila, ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit di sa tubig. Ang kauuhawan nila'y ang aking mga salita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Mula sa hilaga, papuntang timog, at mula sa silangan, pakanluran. Hahanapin nila ang salita ng Panginoon, subalit di nila masusumpungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Mapalad ang sumusunod sa kaniyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad. Ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang pasiya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin. Pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na matamoy ang aking minimithing kautusan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, umalis si Jesus sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo.
nakaupo sa paningilan ng buwis, sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanya mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanya mga alagad, bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro? Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Mahalaga para sa ating komunidad dito sa Quiapo. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait, Nuestro Padre Jesus Nazareno, nang galing pa iba sa inyo sa malayo, gumising ng napakaaga, tayong nasa loob ng simbahan, gayon din ang nasa labas, mga kapatid nating sumusubaybay sa pamamagitan ng live streaming, tayo po ay isang nagkakaisang pamilya na dumalapit sa Kanya. Inilalahad ang ating saloobin. Ito lang kamakailan, meron pong isang pamilya na galing pa sa ibang bansa. Hindi sila reliyoso, hindi sila deboto, hindi sila madasalin. Nagtataka sila, yung mga bata ngayon ay nanonood ng mga YouTube, inaawit ng kanilang anak yung Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya, nagtanungan yung magulang. At sinubukan nila na pumunta sa kauna-unahang pagkakataon ang bumisita dito sa Quiapo. At sila'y nagdasal kasamang kanilang anak. Meron silang sinasangguni na malaking problema sa lupa at bahay nila. Matagal na, dekada na ang kanilang isinasaisip problema. Alam nyo ba, pagkatapos ng magdasal sila, may tawag sila. Sabi, yung kanilang hinihiling, may development na para sa kanilang lupain. Yun ang kanilang hinihintay. Kaya doon sa kalihim ko, sekretary ko dito sa opisina, lubos ang kanilang pasasalamat. Tayo po ay natutuwa at nagagalak at nasisiyahan para sa mga napaboran ng ating pong Jesus Nazareno. Tayo po yung mga ordinaryong tao, simpleng tao, may mga pinagdaraanan tayo. Mahalin tayo ng Diyos ngayon. Alagaan niya tayo. Maramdaman natin ang init ng kanyang pagmamarasakit ng pagmamahal. Ang aking asignatura, mga pagbasa, Propeta Amos, unang pagbasa, siya po ang propeta ng hustisya sosyal, katarungang panlipunan, ang Diyos ay para sa mga may hirap, yung pang-aapi, pang-aabuso, panlalamang, iniisahan mo ang kapwa mo, pagsasamantala, mabait ang Diyos. Pero kung maltrato ang turing mo sa mga mahihina, ibang klase ang ating Diyos sa kanyang pagpaparusa at pagpataw ng
mapagpantay na katarungan. Sinabi dito, yun sa lipunan noon, yung takalan, dinadaya, yung timbangan, may hindi patas, at yung pag-aalipin, ibinebenta ang mga tao. Ito po ang mga kinagawian o gawain na hindi ikinalulugod ng Panginoon. Paalala lang po sa atin. Sa ating ebanghelyo naman, ayon kay San Mateo, kinuwento ng ebanghelisa si Mateo ang kanyang kwento, ang kanyang pagtawag sa kanya ng Panginoon. Nakita siya ni Jesus sapagkat siya yung naniningil ng buwis at hindi siya popular. May kaya siya, mayaman siya kasi may prosyento siya sa mga kung malaki ang nakuha niyang buwis, kung masipag siya, syempre malaki yung komisyon niya. Isang araw, alam niya yung reputasyon ni Jesus. Narinig niya kasi panya, bawat balita doon sa maliit na nayon ay alam niya ang nangyayari. Ngunit kay Mateo, nandun na yung, pero hindi siya makaalis sa kanyang profesyon, nandun na. Nandun ang pagnanais na magbagong buhay, mabuhay ng sa nararapat. Gusto naman niya ang trato sa kanya ng kapwa niya, ginagalang siya. Kaya si Jesus, ating Panginoon at Diyos, nakita ang kanyang puso at tinawag siya, sumunod ka sa akin. Si Mateo, ako ba? Baka iba tinatawag niya. Ako ba? Sumunod ka sa akin. Alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso niya. Nabasa kahit sa malayo pa. Siyempre, may kwan yun eh. May distansya yun. Ito'y official na lugar na ito na pipila ka. Pero yung mata sa mata, nagkatagpo. At iniwan ni Mateo ang lahat. At ang kabarkada ni Mateo, yung mga kabarkada niya, mga publikano. At nakisalo siya. Ito mga kontrabida sa ating storya, mga Pariseo, mga Marites. Bakit? Yan ang nakikisalamuha siya sa mga makasalanan. Ayan, ang sermon ni Jesus. Ang misyon ng anak ng tao, ang misyon ko ay ang katubusan ng mga makasalanan. May sakit. Ako'y manggagamot, ako'y manghihilom, ako'y doktor. Narito ako upang magpagaling. Ako ang medisina para sa mga may karamdaman. At makabalik loob ang mga tao. Yan po ang may aral. Unang pagbasa, maging ang turing natin sa kapwa natin ay kapwa-tao. At ang mensahe po ng Ebanghelyo, hanapin tayo ng Panginoon. Magbalik loob lamang tayo ng sinsero. Meron po di, kasi kapistahan ngayon binigyan niya ako ng medalyon. May isang pari ako na kamag-anak na nagpapakumpisal at nagmimisa dito tuwing Martes. Malayo pang diocese ang pinanggalingan niya. Baka kilala niyo siya. Kasi kapistahan ngayon ni Junipero Serra. Ito po ang kwento ng aking kamag-anak na pari. Kasi meron siyang malubhang sakit.
Alam niya na may taning na yung buhay niya. Ngunit siya'y nakiusap sa santong ito, si Junipero Serra. At pumunta siya dun sa pinakadambana niya. At siya'y pinagaling. Kaya hanggang ngayon, panibagong buhay ito, bawat araw ay biyaya ng Diyos. Sapagkat sabi niya, "Ding, dapat na akong nando sa ilalim ng lupa." Pero dahil sa intersesyon ng santong ito, bawat araw ay kaloob. Sana po ay ganun din ang ating pamumuhay. Nakakahinga tayo. Salamat sa inyo, Panginoon. Sa awa ng Diyos, tayo po'y nagpapasalamat. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, gayon din ni San Junipero Serra, tayo po'y laging may pusong dalisay, may pusong nagmamahal, may pusong nagbibigay sa kapwa, at ito'y ginagawa natin alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at ibigay ang kaligtasan sa kanila. Mula sa pagtawag na ito, may kababang loob tayong manalangin sama. Tugon po natin, "Banal na manggagamot, pakinggan mo kami." Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga mahihina at makasalanan, naway makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Iyong mga nasa paglilingkod ng bayan, naway isagawa ng may kalinisan at katapatan ang kanilang mga tungkulin, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Eukaristiyang ito, naway madama natin ang mapagpagaling na habag ng Diyos, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan natin na may habag at pangunawa, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga namatay, naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ama, may pananalig tulad ni Abraham na sumunod sa iyong pagtawag, itinaas ng iyong Kristiyanong sambayanan ang kanilang panalangin. Naway ipagkalo mo ang iyong ibunsod na aming hinihiling sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Anak ating na bayan ay namin.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalmo mo kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo ay marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ang sarili ng kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo at tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayanan mo'y dito'y nabanaag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumagib sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gabi mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagdapating kami lahat ang makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Junipero Serra, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na Poong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan. At tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala ng mga pangakon sa binyag na ito ibin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Tumain nyo ang Panginoon. At sumaiyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Amen.